Napoleon po. Peralta Reyes. 76 na po ako, barbers po. 36 na po. Ay, nung ako po umalis sa Marinduque, nung mawala ang presidente natin, no, nagpaganong-ganong lang ako sa... Ako po ay isang magsasaka. Kami, ang pamilya namin magsasaka. Kasi hindi naman po ako nagderecho agad dito. Sa Maynila po ako. Ang instruction ako, naging manggagawa ako, pagkatapos naging lead man, naging foreman. Nung huli, naging contractor na rin ako. Hanggang sikap po yung minamahal ng mga engineer at masipag ako. Kaya nakikita nila ako hanggang sa inangat din nila ako. Naging foreman ako, sinama ako sa mga destino. Kung saan ako nakarating, nalimutan ko na yung pamilya ko sa probinsya, no? Sa aking paglalaya. Ay po sa Maynila noong panahon na yun, eh, ang buhay ko eh, parang may hanap buhay ako, may pera ko, pero parang isang kahit santo pa rin. Kasi pag sweldo ko ngayon, pamiyang gabi ubus na. Sa mga kaibigan, kung kinakasama, wala akong kasama eh. So noong buhay ako, tumitira ako sa bunkhouse. Kung saan kumpanya, katulad sa nung panahon ng kasikatan ng Erictors, nung AJMP yan, yung mga kumpanyang DMCI, yung malalaking kumpanya na yan. Ganun, sa construction din po ako, nangungupahan po ako eh, sa ito bahay ko, inuupahan, nandiyan sila. Pero sila marami, puro babae. Sure po, minisis ko, nananahi. Apo. Eh di siyempre, marami sila, puro babae, ako naman eh, nangungupahan din lahat. Pagka sa umaga, papasok na kami pare-pareho. Kakasabay-sabay kami. 30 anos na po. Nakapatapos na po ako ng civil engineer sa anak niya. Ito na po. Tinuruan ako ng misis ko. Ilocana po yan eh, sa Villasis. Lang hindi na dahil pinagpapahinga ko na siya magano. Ako na lang. Dahil wala na kaming maliit na bata. Wala na kami. Eh, siya po ang pinaglalaanan na namin dahil wala nang iba eh. Hindi po hindi ko po matanda na kasi hanggang kapanatuan, nagsimula po kami hanggang Cavite po eh. Kung pinagtitinda ng tubig sa Cavite, ang ginagamit ko po doon ay yung kariton, yung katulad nung nagtitinda ng buko. Kariton lang, tulak-tulak ko yan. Yung po ay abot ako hanggang sa rotunda sa Pasay. Tulak-tulak ko yan. Po ang kabuhay, pinabubuhay na. May truck na po ako eh, may motor, may yan eh, dito lang. Dito lang po, ng lupa, may sarili na rin po ba ang bahay kahit pa paano, hindi man maganda. Pero sarili na. Gamit po nung aking engineer, pagka kumisa na ito marating, tsaka silang mag-anak, namamasyal. Meron akong dalawa yung ganito ko, tsaka meron akong motor na parang kulong-kulong ba? Oo. Ito kasi nababanat yung tool. Ah, gusto niya nagbibidan. So, totally exercise pa na. Oo po. Lang dito yung tiyaga. Tiyaga sa... Basta masikap ka at hindi ka tamad. Minsan po, nakakainip ko lang bumibili. Mga dalawang oras na lang bumibili, nandiyan na, nandito ako. Tapos bigla naman dumarating ang buyer, ubos agad. Mga sunod-sunod, daan-daan, may 300 piso, 500 minsan. Wala na, pauwi na ako. Kilala na po ako dito. Ako naging isa po. Wala akong bisyo, sigarilyo, inom. Wala po akong bisita ko. Kahit maliit lang minsan, basta ako minsan, hindi ko naman binibigay lahat sa misis ko. Iniipit ko, tatago ko. Hindi kayo? May kumukuha sa akin, taga-Kabanatuan. Tinitinda rin nila. Okay. Mahal ko itong hanap buhay ko nito kasi malinis na paraan. Dapat yung mga kabataan manap sila ng kanilang mapapagkitaan na malinis na paraan at inaakala nilang maaaring makabuhay nila sa pamilya nila. Pinakamababa po yung 300. Sa mga alas dos pala, alas tres pa uwi na ako.
dahil siyempre ako nakadalawa yung diksyon eh. Nagtitinda po tuloy-tuloy. Kaya lang tayo hindi masyadong marami yung mga customer. Oh, kasi madalang po lumalabas po yung pera. Mga tao. Walang hanap po yung tao. Lakas po dito talaga ma'am. May lisensya po ako. Huh? Tupig din to. Opo, at saka pinahintulutan po ako ng STI. Na diyan ka, sige, diyan ka. Ang taon na ako dito. Mga anak naman at. Magre-retiro na po ako at ako'y kailangan dahil sa aking karanasan po ay medyo mahina ang pag-unlad ng aming barangay. Yeah. Oo, 8 pesos po, mahal doon. Ay dito 7 lang, ay doon 8 na. Ako. Oh. May siyang nag-aalala lang, namimili, o tsaka nagbabak. Ang po yan, na di pagdating ko doon, mamimili ng misis ko. Ng, ah, siyang tayo pamalengke. Buko, malagkit, asan. Ako. Lahat pong pangailangan siya, yung dahon, napaka-importante po ang dahon saging. Kahit na meron kang lahat, kung wala kang dahon saging, eh, hindi. Laki ka, ako yung nagsisimulang maganda niya, mga alas 3, ng madaling araw. Kakayod na ako ng buko niya, mga 15 o 20 buko. Kakayodin. Tuloy-tuloy na yun. Nalimbawa, hapon pala. Para kinabukas. Pinagiling na. Hindi po naman kami gumagamit na ng malakit natin na kuwan, bigas. Opo. Yung pong powder na ginagamit. Katulad yan, yung 3 kilo din ng asukal. 15 buko. At meron pang sangkap na yung hindi po pwede sabihin na yun po buko importante. At tapos di dahon. At kailangan malinis. Malinis ang kuwang. Yung pagtitimpla ay hindi pwedeng maraming asukal, masyadong tatamis. Hindi naman maraming pwedeng maraming masyadong buko dahil sasabihin naman ng mga tao, masyadong maraming buko. Kinakailangan lang yung tumatama lang. Kaya sa tagal ng pagtitimpla ko, paggagawa namin niya, natinyado na po namin kung pa tamang masarap para sa tao. Kaya binabalik-balikan na hanggang Pangasinan nandito, kukuha sa akin ng tubig eh. Umaangkat. Oo. Hindi naman, konti lang. Talagang, kwan, sumusunod kami kung magkano yung presyo eh. Wala kaming magagawa, man perfect tayo eh. Kaya, minsan eh, hindi naman ako nagbabalik. Sinasabi ko doon sa anak kong dalaga na, kwan, natuwa ko nung magbalot. Talaga na. May surdo siya. Parang bakasyon. Pag ganun-ganun naman po. Bakasyon na. Pagkakuan, pupunta rin kami din sa San Jose. Kaya yung papabahay kami dyan, pag-agandahin rin namin ng misis ko para pagpupunta tayo. Kuan yung anak niya, marunong na rin yung anak niya sa una. So yun ang... Munoz po nagtitinda na yun. Dati na po eh, di pumapalit sa amin. Siyempre, wala naman ako yun. Kasi binigahagi mo sa... Dahil, maski magkaedad ako, eh, papa, sa edad ang pamilya namin po, inaabot ng lampas ng daan. Mahaba ang buhay. Mahaba po. Oo. Eh, katulad ngayon, eh, malakas ako. Salamat po.